Ito yung totoo. Hindi na natin kailangan pag-awayan. Alam ko na hype si Kay Sotto. Alam ko na maraming talagang naghahanap ng balita kay Kay Sotto. Kaya nung tinanong ako, sabi, "Sir, sambang bagay ni na NBA team si Kay Sotto?" Ito yung sagot ko. Pero hindi ko rin po sinasabi, ha? Baka sabihin niya naman, sinasabi ko, binibigyan ko kayo ng false hope. Of course, Kay Sotto still needs to work on his game. He's currently in the US. He had a minicamp in the Utah Jazz team. Now, allegedly, he's in Los Angeles. Hindi ko nga alam po paano nakakuha ng resources yung mga ibang mga vloggers. May mga content, kaso mga contradicting eh. May nagsabi na okay si Kay Sotto sa Utah Jazz. Mayroon din nagsabi na hindi okay. Tapos ngayon may balibalita na sa Dallas Mavericks. So, totoo ba yun sa Dallas Mavericks? Kasi ang ganda spin or yung mga abaga, mga legit nyo news ang nagba, ano yan, hindi ako basta-basta naniniwala eh. Pero ang naniniwala ako ito, nung kung tatanungin niyo ako ha, kung saan team maganda si Kay Sotto, and he can contribute not just during the game. Yan ang isagot ko. Pag-usapan natin yan ng matino. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Nandito po ako para hindi i-down, para hindi hype, but kasi alam naman natin na matagal ng hype si Kay Sotto, talagang maraming po mga Filipino talagang sumusuporta at nagu-wish. Isa po ako dyan, pero isa rin po ako sa nagsasabi na of course, he needs to work on his game kasi medyo kulang pa, no? I mean, compared to the big guys, no? He has the skills. He has the right mindset sa aking nakikita, no? Although, syempre, kasi yung galawan niya, minsan parang ano, lamya ng konti, no? I mean, parang malambot ang tingin. Pero, the good thing is his mindset and what he's doing is the, he's being really, really focused and, kumbaga, he really wanted to pursue his NBA dream. I mean, kasi naman, alam natin na may babaksakan siya sa PBA o sa Japan or kung saan man kung sakali. Pero ang team po talaga feeling ko ha, kasi di ba, nung a couple of months ago, nung, lalo na nung naglaro ng ano, nung ang Adelaide, yung dati niyang team sa Phoenix Suns at sa NBA, parang may mga players at mga coaches na nagsalita for him. Siyempre maganda yung mga sinabi. Steve Kerr isa doon. Parang kahit papaano nabilib siya dito kay Kay Sotto. Sana nga pinagbigyan na lang eh. I mean, kahit minimum ano lang, minimum no, pwede na, 'di ba? Kahit mga 10-day contract initially. The good thing about this, and I will give you two reasons why. Kasi maliit ang Golden State Warriors. Yung sentro nila si Kevin Looney, 6'9". Tapos anong height ni Draymond Green? 6'6 lang si Draymond Green, nagpa-power forward yan. So, maliit ang Golden State Warriors. I think sa nangyari po sa season nila, I mean, they're running team. Yun ang sasabi ng mga tao, running team yan. Mahirapan yan si ano. Pero there will come a time na kailangan nila ng rebound and interior defense. And I think Kay Sotto can give that. You know, a few more developments, I agree with you, he's not the best out there with regards to his position, but I think he gives length, di ba, sa Golden State Warriors. Aside from that, Golden State, no, sa San Diego, sa California, ang daming Pilipino, I think, although Stephen Curry kasi, syempre, sikat na yan. Pero having more Filipino fans with Kay Sotto in California, in Golden State, I think it helps in a way, no, lalo na sa Filipino community na marami doon. So the reason why I say bagay siya doon inside the court and outside, may benefit sa marketing, may benefit din sa kulang sila sa height. I'm not saying na hindi ko po sinasabi na makukuha siya or kinukuha siya ng Golden State Warriors, but I'm hoping na bigyan siya ng chance. I don't know if it's gonna work out in with the Golden State Warriors, but if I'm the Golden State Warriors, I give Kay Sotto a chance. Kahit dun sa ano, sa kanilang yung developmental league nila, no? So sana, no? Kayo sa tingin nyo, kung kayo, ikaw yung tatanungin ko, anong team ang pinakabagay si Kay Sotto and why?
bakit doon siya dapat makuha kung bibigyan siya ng opportunity. Again, hindi ko po ina-argue dito kasi alam ko maraming mga baka umasa, ganito. We're just talking about this because we all know that we're hoping for Kai Sotto. Kahit naman hater ka ni Kai Sotto, alam ko matutuwa ka pag makuha siya ng NBA. Diba? Kahit bangkuan. For starter.